Good day, sir, and classmates. My report for today is about category management and shopper marketing. Category marketing. Category management is a retailing and purchasing concept in which the range of products purchased by a business organization or sold by a retailer is broken down into discrete groups of similar or related products. These groups are known as product categories. Kumbaga, ang category management is isa-isa ko konsepto kung sa diin ang pagbaligya or pagbakal sa mga products gina hati-hati siya or gina set by set siya so that ang consumer madali nila mga makita or ma kung sa diin sila nga product mabakal. Like for example, sa mga mall, may naka-differentiate sa isa ka groceries or supermarket kung sa diin nabilang mo nga product. Like for example, may yara man sila nga signage na nakabutang kitchenwares nga ang detergent and soap. Kumaga, so that ang consumer, kung magigadot sila sa isa ka kabaligyaan, but then nila nila malocate kung ano ang gusto nila baklon yung product. Kumaga, makita nila doon kung diin sila mismo mabakal. Category management is the management of the assortment in retail, where you divide the assortment into groups or categories with common characteristic or objectives. For example, you arrange the shelves of a shop according to the principle of category management. One shelf has only for dairy products, another has meat products, or etc. The key indicator of category management is the increase in sales of goods in particular category and profitability of its sales. So, kumbaga, like for example, sige example, okay na, nga, mismo, kung muna nga products, ang nabilong sa muna is dairy products. So, taran nga mga naka-shelves da, is dairy products ang makita mo. Kumbaga, nakahanay gid siya, nga kung muna nga product, is the same lang tanan nga kwan, pero different na ang brands ang makita mo. Ang purpose man ini is para ang customer makaselect kung anong gusto nila nga brand and kung diin sila mismo mabakal if ang brand nga muna is affordable sa ila or hindi. So makaselect pagin sila sing ila nga brand nga makapili kung sa diin sila nila nga gusto nga brand kung muna ang makaya lang nila. Thus, the role of category management is to streamline the retail space, making it more convenient and efficient for both the company and the customer. Additionally, the goal of category management is to increase profit and sales. So, ang ginakuan sa muning definition, kumbaga, ang goal gising muning kuansing category management, magpasaka sing ilang sales. Para more sales to come so that ang ilang negosyo masigisigi. Kumbaga, ang may profitability silang makuha. And then, the advantages and disadvantages of the category management. The advantages of the category management can be listed as follows. One is, it increases customer satisfaction with the shop due to convenience and visualized variety of the assortment. It increases the average bill, customer loyalty, and the total number of sales. It makes it easier to deal with business contacts and suppliers. It minimizes the amount of illiquid inventory. Creates a positive image of the company. So, all in all, muna ang advantage sing category management at yung nga advantages. Ang iyataran nga purpose is para sa consumer and then makahatag ang muna nga purpose nila sa ilang mismo nga sales para magsaka ang ilang sales kaging may profitability silang makuha. Despite the positive features of category management's functions, it also has disadvantages. Here are the two main ones. One is the staffing issue. A special person, the category manager, is responsible for implementing category management. Therefore, they must have the necessary knowledge, namely experience in marketing and understanding of product management, analytical skills, and knowledge of finance.
And two is the assortment and inventory management process is in the supply chain. If the number of items and business contacts grows, so does the number of objectives of analysis and the supply chain itself. That is why category management is unsuitable for developed shop chains with multi-format retailing. Kung baga muna may nangyayang, kung baga, kung may advantages ang isa ka-category management, ang meron, may haraman siya sing disadvantages. Dapat ang, kung once nga ma-interact mo ni, dapat ma-actionan mo yun. Kay, kung may person ka gina-assign di, dapat knowledgeable siya, and then may experience kid siya, and then mapamiliarize niya tanan ng product so that kung ano da ang nga product ang nakaptan niya, bali may diskarte siya kung paano niya ni maka, kung paano siya makapakinggan niyo sing customer siya. Next is, what is shopper marketing? Shopper marketing involves creating consumer awareness and enhancing interaction with current or new products. It is a unique discipline focusing on improving and streamlining the customer shopping experience to drive more sales in store as well as online. Kumbaga ang shopper marketing, hindi mo lang siya ma-interact or kasalamuha kundi sa may online or sa may in-store man ang sa customer, kundi both gid ni gina-streamline nila, kaga-create sila so that ang mga customer or mga consumer maging aware kung ano ang product ang ginapagawa nila or may new product man sila, bali do ginapakita nila para ang customer hindi mamaguan kung what kind of product ang ginaproduce nila. Shopper marketing tactics. Shopper marketing drives both revenue and brand equity. This is why it is so effective. Also, it is worth noting that the most effective shopper marketing campaigns leverage various tactics in order to reach shoppers at several points on the path to purchase. Kumbaga, ang shopper marketing ay bumubuo ng isang paraan or way upang mapanatili at pantay na makakuha ng successful na kita at ang halaga ng isang brand. So why the at is why the reason why they create an effective or try different tactics so that they can reach the customer satisfaction kag mismo makakuha sila sang successful na outcome when it comes sa sales. Kag para ang customers magbalik-balik or mag kumbaga ang mga customers magbalik-balik nga mag-take or mag-order sa ilang products. Kumbaga ang brand do ginapanami nila para ang tatak mismo or brand sing isa ka product mismo gid nga makilala gising mga consumers or customers. And then power displays. Something as simple as putting up engaging signs throughout your store can entice retail shoppers, leading them to buy a product from your store. You probably know that shopping can be confusing and stressful. This is why the use of attention capturing and informative display make it simpler for shoppers to navigate your store easily. Kumbaga, ang power of display, if, example, if ang imo nga store naka-inline, kag ang imo mga products mismo naka-inline gid, kag ang naka-organize, kumbaga, pagsulod pa lang sang isa ka-customer, kumbaga, ang sa imo nga store, ma-appreciate niya doon ay kanami kataway kay apos-apos gid nila makita or ma-differentiate kung sa diin sila mismo nga shelves or nga way makadto kay pagkita nila pagtulok nila makita nila doon naka-organize ang display. Kumaga biskan sila ma-appreciate nila nga ang muning business ni kuan siya hipidipid sila mag-plaster sila ka products. Kumaga
mismo ang kwan, ang convenience ng store nyo na namian mga customer. Kumaga, ang power sing display naka-interactive mismo sa consumer. Kag nagapanamig sing ilang nga mundo, kag ma-appreciate yun nila when it comes sa pag-arrange, sa mga pagplastar, and then dasig makatcha pang ilang attention. How shopper marketing works. You will be pleased to know that you can leverage different marketing strategies, plans, and tactics to achieve your goals. However, none of these strategies are as efficient and close to the POS or point of sales as the idea of shopper marketing. Ang shopper marketing daw ay mag-work or uubra if magta-try ka po ng iba't ibang uri ng taktika or a different style or of strategies so that you will know if that strategy or tactics will be effective or not, and then wag hindi ka lang po magpo-focus sa isang tactics lang or isang strategies lang. Dapat po may plan A, plan B ka, so that if the plan B cannot be work, you have kumaga meron ka reserba para i-try itong plan B, so that kung magwo-work edi ma-achieve mo yung goal na gusto mong makamit or yung may target sales ka na ma-achieve. So that ang yung pagod at ang pagod at sakripisyo nyo po ay makakamit nyo. Yun po. And then, last is the type of shoppers. One is fast. Customers who want to complete purchase as quickly as possible. Mostly, kumaga, sa mga customer natin, masasatisfied sila if ang ating service or ay mabilisan or and accurate. Kumaga, if they order online, if they visit, if mag-order sila online and then may target sila na days or kwan na within that day, dapat ma-deliver po. And then, dapat kung mag-order sila at yun nakalagay sa date, dapat ma-deliver din on time sa kanila para maging ma-satisfied po ang ating mga customer or consumer. And then, value. Customers who are looking for the best price and try maximize every dollar spent. Kumbaga, kung bibili sila, if that brand is so expensive, dapat ang value or halaga ng isang product or isang service na kanilang ginugusto, dapat yung mismong pera na nilabas nila, dapat may balik din sa kanila para yung hindi lang po yung kamahalan yung binili tapos ang product pala is ang yung quality naman ng product is hindi pala sila masasatisfied. Dapat yung mismo yung halaga ng isang brand or isang product dapat may balik din sa customer. And then inspiration. Customers who are inspired by shopping experience and want to discover new products. Kuga ang inspiration, diyan po natin maka-catch up yung feelings, attention, and then emotions mo ng ating mga customer. If we try a new product and then the customers will be satisfied, kumaga madali nating makuha yung kanilang saloobin if sa brand po na, hindi po sa brand, sa brand po ng isang product or sa halaga po ng isang product or sa quality, yeah. Even though na may kamahalan ito, pero if gusto talaga ng isang customer yan, bibiliin yan, gagawa lang siya ng paraan if may inspired siya sa isang product na pinalabas. And then lastly, thank you guys for watching. God bless.